Hey, grabe, sarap talaga dito sa labas. Medyo maalinsangan po ngayon compared last night. Ano po, yung nag-vlog ako last night. Naririnig-rinig ko pa nga yung mga hangin nung plinay ko po eh. And yeah, yung medyo hindi ganun kaginaw pero at least may hangin pa rin po. No, okay. So ang pag-uusapan po natin ngayon, short video lang po ito, yung kung sino tayo kay Lord Jesus. Tayo ay mga anak ng Diyos na minamahal. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Ngayon, ito po ang problema. Alam po ba ninyo yung holier than thou attitude? Halimbawa, ganito, huy ako, nag-pre-preach ako, umaakyat ako sa mga bus, nag-pre-preach ako dyan, pumupunta ako sa MRT, pumupunta ako sa LRT. Kaya nyo ba mag-preach sa LRT? Kaya nyo bang, you know, mag-preach sa mga daan tungkol kay Jesus? Ngayon, ikaw naman na Kristiyano na hindi ka naman gumagawa ng ganon, including me, hindi ako gumagawa ng ganon, parang yung iba, parang nanliliit sa sarili, parang hindi naman yata ako nagagamit ni Lord. Hey, don't feel that way. Pag na-feel mo na parang nagigilty ka dahil hindi mo ginagawa yung ginagawa nila, you're not acting in grace anymore. Tandaan mo, kahit ano ka pa, kahit ano pa yung style mo bilang Kristiyano, tanggap yan ni Jesus. Maaring yung iba, yung mga pastor, yung mga, you know, yung mga self yung mga mapag-condemn ng mga tao, iko-condemn ka. Pero si Jesus, hindi ka kino-condemn, you are loved. Nandyan po yung link sa baba, basahin nyo. Napaka-praying, you know. You don't have to be intimidated by those people, or should I say, you don't need to feel guilty whenever you're around them. Actually po, ako po, na nung ako po ay nasa institutional church, ganyan po ang labanan. Member po sila nung isang organization din doon na parang, hindi ko na babanggitin dito, pero alam nyo, nagsisimula po sa letter G yung umpisa. Matapos number, no? Alam nyo na po yon. Alam nyo po ba, pag hindi kami nakakuha ng disciples, nagigilty kami. So, during that time pala, akala namin we're acting in the grace of the Lord Jesus. Yung pala hindi. You know what? Condemnation ang nagahari noon sa amin. Kaya, kung ikaw may ministry ka, huwag mong pinagmamalaki yung nagagawa mo. Huwag mong mamaliitin yung mga Kristiyanong parang piling mo walang ginagawa kasi may plano rin si Jesus sa kanila. Yun po ang aking, you know. Halimbawa, tulad ni Ate Cleo, 14, siya po ay nagtatrabaho ngayon sa Macau. Oh, I got it right now, Ate Cleo. Okay? At si Ginoong Delphine, si Guevara, no? Kung ano man ang kanilang ginagawa. Halimbawa, hindi sila kasing init ng mga umaakit sa LRT, nag-pre-preach doon. No? Alam nyo, wala kayong pinagkaiba doon sa ibang Kristiyanong gumagawa noon. Alam nyo kung bakit? Sa mata ni Jesus, pantay-pantay tayo. Yun po ang mahalaga doon. Kailangan po nating sabihin ang buong katotohanan na yan. Kasi ang dami pong mga tao ngayon ng mga Kristiyano na holier than thou attitude. Uy, mas banal ako sa'yo. Mas maaga akong gumising. Ako, aminin ko po sa inyo. Minsan, kapag pagka marami akong ginagawa, maraming inaasikaso, nakakalimutan ko mag-devotion. Pero kinokondem ko ba ang sarili ko? Hindi. Ang sabi ko, uy, nakalimutan ko nag-devotion. Minsan, gutom na gutom ako, kumain agad ako. Pumunta kami dyan sa ano, mall sa kasama ko noon ng ano eh, may kasama ko nung mother ko, kasama ko pa noon eh, yung pumunta kami dyan sa may mega mall. Gutom na gutom kami, galing kami ng ano, may pinuntahan kami dun sa ano, dun sa recto. Eh, may inayos kami mga papeles. Then punta kami mega mall. Eh, pagdating, kain agad ako. Alam nyo, nasa kalagitnaan ako. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain ko. Hindi pala ako nakapag-pray. Kinondem ko bang sarili ko? During that time, hindi pa ako ganun kalalim naman na lang palataya. Yes. Nakakahiya naman sa Panginoon sa Kristo ito. Lumamon na ako. Lamon ang ginamit ko, Lord. Sa to lang. Lumamon na ako. Hindi ko man pinasalamatan ng Lord, si Lord. Pero ngayon, pag ngayon niya nangyari, hindi ako, I will not be intimidated with that. Okay lang. Kasi, tao lang ako. Di ba? And beside, wala naman dun sa kung nanalangin ako,
Hindi naman niya yun sa nag-devotion ba ako? Hindi yan eh. Nandun niya sa ginawa ni Jesus eh. Di ba? Sa cross. Ganon yun. So, kung ikaw ay isang Kristiyano na alam mo naman na active ka sa mga ganyan-ganyan na gawain, especially kung member ka ng institutional church, huwag mo naman i-condemn yung mga ano, di ba? Tulad kami, hindi kami member ng anumang church o ng isang mga organizational church, pero member kami ng body ni Jesus. Kami, halimbawa, naisipan namin magpulong, maski tatlo lang kami, nagba-Bible study kami, ganun lang. Tapos minsan, maramihan, pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar. Ganun ang ginagawa namin. Especially nung nag-COVID, you know, online dito. Ngayong YouTube, ito dito, YouTube. Pero pag Sunday, yung iba, pag Linggo na kasi, uy, pag Linggo na, kaugalian na, pupunta lang magsisimba, ganun. I'm nothing against that, pero kami hindi. Linggo, minsan nasa bahay lang ako, nag-YouTube ako, gumagawa ako ng vlogs. Kasi I am free, hindi ako pwedeng i-bandage ng anumang pastor, kung sino mang pastor. Kasi aminin na po natin, talagang ako, ang dami kong experience sa mga ganyan. Pero hindi naman po yan ang topic natin ngayon. Ang topic natin, huwag ka magpapa-intimidate kahit kanino. Halimbawa si Ate Cleo, nandun po siya sa Macau. Minsan di siya, Ate Cleo, pag hindi po kayo nakasimba, huwag kayo magigilty. Mahal po kayo ni Jesus. Hindi ko po kayo hinihikayat na huwag pumunta sa anumang pulong, pero kung hindi nyo nagawa dahil may ginawa kayo, huwag kayo mapipil guilty. It's not about doon sa pagsisimba or ano yung pwede nyo gawin para ma-please Lord sa inyo. Hindi. Na-please na po sa inyo si Lord. Mahal na mahal po kayo ni Jesus. Okay? Iyan po. Kailangan yung mga praying na mga katotohanan ng Bible ang sasabihin natin. Eh kung hindi, edi hindi. Mamaya pa pagkatapos ito, may vlog po kung isa. Medyo nakakatakot po yan, pero ito muna tayo sa medyo masaya. De, pagkatapos nito, de, sige. Kaya dalawa itong uploads ko ngayon. Okay? So, yon, basahin niyo po yung nasa baba nito, ha? Kasi importante po. Okay? Hindi po. Thank you po. And Jesus truly loves us all.